maligayang pagbabalikaibigan. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang makapanibagong network na 5G. Ano nga ba ang pwedeng kaharapin ng mundo at mga tao kung sakaling maipatupad ito sa buong mundo? Pero bago natin ipagpatuloy ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video, ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik, ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming salamat. 5G, ang pangalawang henerasyon ng cellular technology. Para ito sa mga susunod na henerasyon ng smartphone. Pero kapatid, hindi pa mang ganong na ilalabas ang 5G ay napakadami ng tutol sa pagpapatupad nito. Dahil marami ang taong pwedeng magkasakit at masawi nang dahil lamang sa isang signal. Sa ngayon nga ay napakadami mo nang mababasang article sa Facebook, Google at YouTube patungkol sa daladala nitong sakit. Ang 5G ay napakamapanganib dahil may daladala itong mataas na energy radiation na maaaring makaapekto sa tao. At alam mo bang sa lakas ng daladala nitong enerhiya ay maaaring ma-damage ang DNA ng isang tao at mauwi sa pagkakaroon ng kanser. At maaari din na tamaan ng isang tao ng 5G ay bibilis ang kanyang pagtanda at ito ay tinatawag na oxidative damage. At meron pa, ang pagbaba ng protein sa katawan ng isang tao. Ilan lamang yan sa mga pwedeng mangyari kapag ang 5G ay lumaganap na sa buong mundo. Sa katunayan kapatid, ang WHO o yung World Health Organization ay meron din pangamba sa 5G. Meron nga silang inilabas na article na kung saan nakatala dito ang panganib na dala nito, na ang radio frequency electromagnetic field ay tumama sa tao. Kapatid, ang dahilan kung bakit wala tayong mararamdaman sa 5G ay dahil sa radiation. Ito ay mayroong mas mataas na radiation. Kapag mas mataas ay wala kang mararamdaman. At ito ay tinatawag na ionizing. Ang ionizing radiation, ito ay maaaring pumuksa sa DNA ng isang tao na maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng kanser. Pero kapatid, maaari lamang masira ang DNA ng isang tao kung milyong beses na siyang tinamaan ng gigahertz. Malabo sa 5G na kaya lamang magbigay ng 300 gigahertz. Pero teka kapatid, kung ikaw naman ay malapit sa tower o yung signal tulad neto, ay pwede kang tamaan ito dahil ikaw ay nasa epicenter ng 5G. Mas malakas ang daloy ng radiation doon at maaari kang makatanggap ng daang-daang gigahertz at napakalaki ng posibilidad na maaaring masira ang DNA mo at magkaroon ka ng kanser at masawi. Tumungo naman tayo sa Netherlands na kung saan napakadaming namamatay na ibon at ang sinisisi nila ay ang paglagay ng mga tower ng 5G. Napakalakas daw kasi ng bigay nitong radiation, hindi lamang sa tao kundi pati sa mga hayop. Marami ang nakakasaksi na kusa na lamang nahuhulog ang ibon mula sa itaas at marami din ang mga taong nangamba at natakot nang dahil sa kabila ng malakas na internet connection ay meron naman pala itong kapalit. Sa ngayon kapatid, ang Netherlands ay meron ng 5G cellular tower at nagiging usap-usapan doon na baka yun ang dahilan ng pagdami ng bilang ng mga taong merong kanser. May mga taong payag sa pagpapatupad ng 5G pero meron din naman mga tutol. Maraming tao ang nagpoprotesta dahil sapat na daw sa kanila ang 4G dahil ang 5G daw ay sobra-sobra na. Sa katunayan kapatid, alam mo ba na ang 5G ay mas mabilis pa sa Wi-Fi na ginagamit mo ngayon? Ito ay merong mataas na radio waves
na napakabilis kumpara sa dati mong ginagamit. Ang 5G ay may isa pang tawag at ito ay ang millimeter wave frequency. Ito ay mas mataas kaysa sa 4G at Wi-Fi. Pero ang 5G naman ay mas malakas ang konsumo pagdating sa kuryente. Ang 4G LTE ay mayroon lamang 2.5 GHz at ang Wi-Fi naman ay mayroong 5 GHz. Samantalang ang millimeter wave frequency o ang 5G ay mayroong 300 GHz na kung saan napakabilis ng connection mo dito. Saglit na lamang mag-download ng matataas na kalidad ng laro. At ayon pa sa aking mga nalaman, ang 5G ay ginawa para lamang sa mas mabilis na internet connection. Ang unang inilabas ay ang 1G noong 1980s. Ang 1G ay kaya lamang magpadala ng boses at wala ng iba. At ang maximum speed lamang neto ay 2.4 kbps. Pangalawa, 2G. Dito naman ay maaari kang makapag-text at makapag-send ng picture message. At meron na ring mahinang internet connection na kung saan makikita mo sa itaas ng cellphone mo ang sign na 2G. 3G, ito ang pangatlong henerasyon ng wireless mobile telecommunication technology. Dito ay maaari kang makagamit ng internet, pero ito ay mahina pa rin kumpara sa 4G. Dito naman ay maaari mo nang magawa ang mag-internet ng mabilis, maglaro, mag-download, mag-video calls at mag-livestream. Yan ang kagandahan sa 4G. Pero mayroong bagong labas ngayon na kung saan lahat ng specs ng makikita mo sa 1 to 4 ay pinagsama-sama na at dinagdagan pa at ito ang 5G. Kapatid, gaano nga ba ito kabilis? Kayang magbigay ng 5G ng 10 GB per second. Napakabilis nito kumpara sa 4G LTE at Wi-Fi. Dahil lang normal na internet connection ay megabytes lang ang plan. Binuo ang 5G para sa mas mabilis na internet connection. At sa hindi naman inaasahang pangyayari ay mayroon pala itong malaking dulot sa kalusugan ng tao. Ikaw kapatid, sang-ayon ka bang magkaroon ng 5G sa Pilipinas kung ganito naman pala ang pwedeng mangyari? Comment mo naman sa ibaba ng video ito para malaman ko ang opinion mo. Ang 5G ay maaaring sumira sa mundo at baka ito pa ang maging sanhi ng pagkakaroon ng sakit ng mga tao. At nga pala kapatid, meron akong nabasang isang article na kung saan nakatala doon na ang pagkakaroon ng coronavirus ay dahil sa 5G. Marami ang nagsasabi na baka doon nagsimula ang lahat. Pero teka, wala pa itong ganong ebidensya at magpasa hanggang ngayon, ito ay pinag-aaralan pa din ng mga siyentipiko. Sa next topic natin kapatid, ayan naman ang tatalakayin natin. Kung totoo bang dahil sa 5G, kaya mayroong coronavirus. Kaya kung gusto mong mapanood yan, ay ang gawin mo lamang ay mag-subscribe. Pindutin mo na din ang bell icon para maging updated ka sa mga futures upload natin. At nga pala, 500,000 subscriber na tayo mga kapatid. Maraming salamat sa mga taong sumusuporta sa akin simula noong unang araw na nag-vlog ako. Maraming salamat ulit. So dito ko na puputulin ang kwentong ito. So this is WinYT. Maraming salamat. I'm out.